mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya ng Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga aklanan sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, May 26, 2023. Pagkamatay ng mga baboy sa Aklan, sanhin ng African Swine Fever, malaking kalugian. May detalye sa balita si Randy Nakospag. Ganito ang karaniwang sitwasyon ng ilang mga baboyan sa probinsya ng Aklan matapos manalasa ang African Swine Fever. Nakakadurog umano sa puso ng mga hog raiser na nakikita nilang ganito ang sinapit ng alaga nilang baboy. Dahil dito, malaki itong kalugian, lalo na ang karamihan sa mga ito ay dito umaasang magkaroon ng kabuhayan. Ngunit dahil sa ASF, ay mawawalan sila ng kita. Kagaya rin ni William Masula Malihan, na taga-tangala na siya mismo ang naghukay para ilibing ang mga namatay niyang baboy matapos tamaan ito ng ASF. Malungkot man umano, ngunit kailangan itong mailibing para hindi na mahawaan ang iba pang baboy. Naipalista rin niya sa Department of Agriculture ang nangyari sa kanyang mga baboy para matulungang makabangon sa naturang problema. Nananawagan naman ang ilang mga hog raiser na mabigyan din sila ng tulong, lalo na ang mga maliliit na hog raiser sa Aklan na apektado rin ng ASF. Matatandang nauna nang nagdeklara ang provincial government ng Aklan ng state of calamity ukol dito. Nagsasagawa naman sa ngayon ang Department of Agriculture ng mass testing, surveillance, calling at disinfection sa iba't ibang mga lugar para hindi kumalat ang virus. Randy Nakospag, Kalibog Cable News. DTI, idiniin na may otomatikong price ceiling sa Aklan matapos idineklara ang state of calamity dulot ng ASF. May detalye sa balita si Nika Bautista. Inilahad ng Department of Trade and Industry Aklan ang batas na may otomatikong price ceiling sa loob ng 60 days matapos ideklara ang state of calamity sa probinsya ng Aklan dulot ng African Swine Fever nitong May 19, 2023. Ang nasabing batas na Republic Act No. 7581 ay nagbabawal sa pagtaas ng presyo ng pangunahing produkto tulad ng dilata, noodles, tubig at iba pa. Ayon ito sa inilahad ni DTI Provincial Director Maria Carmen Iturralde sa isinagawang DTI Meets the Media nitong May 24. Implementation of price ceiling 60 days from the declaration of the state of calamity. So, makaroon na nag-monitor yung DTI, Department of Trade and Industry, mga presyo at also yung mga supply ko atong basic necessities and prime commodities. Para ma-determine na natin kung natin kailangan mga presyo at basic necessities ay may mga movements pa after the declaration of state of calamity. And we will be issuing an automatic price ceiling. So, kina-compute para i-DTI ang basis kalahay kung nanulo presyo before the declaration of the state of calamity ay dapat hindi magtaas the presyo during the 60 days para after the declaration of state of calamity. Nagsasagawa rin umano ang ahensya ng price monitoring upang malaman kung ang presyo ng basic necessities ay may paggalaw matapos ang deklarasyon ng state of calamity. Mag-i-issue rin ang DTI ukol sa price ceiling at ipapamahagi ito sa mga retailers upang mabigyan sila ng kaalaman ukol sa price guide at sa nasabing batas. Nika Bautista, Kalibog Cable News. LGU Kalibo, planong magpatayo ng overpass sa Mabini Street sa fourth quarter ng taong 2023. Plano ngayon ng lokal na gobyerno ng Kalibo na magpatayo ng overpass sa Mabini Street sa naturang bayan sa darating na fourth quarter ng taong 2023. Inaasahan na sisimula ng nasabing proyekto sa last quarter ng taong ito. Kung saan isa si Kalibo Sangguniang Bayan Member Matt Aaron Guzman sa mga nagpasa ng Resolution Number
2022-0141 at isa ito sa ma-approve project ng DPWH National Office. Ang naturang proyekto ay sa ilalim ng administrasyon ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro. Samantala, layunin ng naturang proyekto na maging ligtas ang publiko sa pagtawid, lalo na ang mga estudyante sa bayan ng Kalibo. Eric Briones, Kalibo Cable News. Auckland Provincial Government ipagpapatuloy ngayong buwan ng Mayo ang gobyerno sa barrio program. May detalye sa balita si Jelan Rosales. Sa pagsisikap ni Auckland Governor Jose Enrique Miraflores at Provincial Government ng Auckland ay ipagpapatuloy ngayong taon ang gobyerno sa barrio program. Masayang inanunsyo ng gobyerno probinsyal na muling magsasagawa ng nasabing programa ngayong buwan ng Mayo. Nito lamang 19 ng Mayo, nagsagawa ng pinal na site inspection ang mga opisina ng Provincial Governor's Office, Provincial Health Office at Provincial General Services Office at Barangay Affairs para makahanap ng lugar para sa nasabing aktibidad. Nakatakda naman na isasagawa ang gobyerno sa barrio sa 27 ng Mayo na gaganapin sa Barangay Katipunan sa Bayan ng Boruanga. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng serbisyo gaya ng agricultural, medical, dental, legal, at iba pang serbisyo na pwedeng makatulong sa mga kapwa Aklanon na siya namang dadalhin ng gobyerno probinsyal sa mga barangay na maihatid ng personal sa mga taong nangangailangan ng agarang tulong. Matatandaan na isinagawa ang unang gobyerno sa barrio program ng taong 2023 sa bayan ng Balete at naghatid ng iba't ibang serbisyo sa mga residente. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Narito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. 23 ng mga empleyado ng gobyerno probinsyal ng Auckland nanumpa na ang 23 na mga empleyado ng Auckland Provincial Government kung saan pinangunahan ito ni Governor Jose Enrique Joan Miraflores nitong 23 ng Mayo. Ang naturang mga empleyado ay naging permanent at na-promote sa kanilang mga posisyon sa gobyerno probinsyal ng Auckland. Ang naturang mga empleyado ay mula sa iba't ibang pampublikong hospital sa Auckland. Ito ang Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital, Malay Municipal Hospital, Don Leo Vihelgo and Yapo Senior Memorial Hospital, Ibahay District Hospital, Libaca Municipal Infirmary, ganun din sa Provincial Treasurer's Office at Provincial Engineer's Office. RJ Briones, Kalibo Cable News. 1.8 million na tourist arrival ngayong taon, target na maabot ng Malay Tourism Office. May detalye sa balita si Nika Bautista. Target na maabot ng Malay Tourism Office ang 1.8 million na bilang ng mga turista na pumasok o bumisita sa isla ng Boracay ngayong taon. Positibo ang naturang ahensya na maabot nila ang nasabing bilang ng tourist arrival dahil unti-unti nang bumabalik ang sigla ng turismo sa isla ng Boracay. Batay sa kanilang datos, mayroong kabuuang 872,987 tourist arrival ang naitulong tala mula buwan ng Enero hanggang ngayong buwan ng Mayo. Mas mataas ito kumpara sa naitalang bilang ng turista noong nakalipas na taon sa kaparehong panahon. Kaugnay nito, base sa naitala, nangunguna ang mga bansang Korea, USA, China, Austria at UK sa may pinakamaraming international tourist na nagbabakasyon sa isla ng Boracay. Nika Bautista, Kalibo Cable News. A-issue Ibahay Campus, pinasalamatan ng lokal na gobyerno ng Auckland dahil sa suportang ibinigay sa A-issue Charms New Tourism Management Building.
Pinasalamatan ng Aklan State University Ibahay Campus ang Aklan Provincial Government sa ilalim ng pamumuno ni Governor Jose Enrique Miraflores at si Ibahay Municipal Mayor Jose Miguel Miraflores dahil sa kanilang ibinigay na suporta sa new tourism management building ng Aklan State University College of Hospitality and Rural Resource Management sa bayan ng Ibahay nitong 23 ng Mayo, kung saan nag-sponsor sila ng 60 truckloads ng gravel and sand para sa circumferential road project. Ito ay malaking tulong sa naturang paaralan para mabawasan ang kanilang gastusin sa pagpapatayo ng naturang building. Habang si Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores ay nagbigay ng essential fuel para sa mga heavy equipment na ginagamit sa construction process. Samantala, pinasalamatan din ng AESU, College of Hospitality and Rural Research Management Community, ang Provincial Engineering Office sa pamumuno ni Engineer Ed Wilson Magalit. Energy Briones, Kalibo Cable News. Provincial Government ng Aklan nagsagawa ng mass releasing ng medical and burial assistance. May detalye sa balita, Sinica Bautista. Isinagawa ang mass releasing ng medical at burial assistance sa 744 na mga benepisyaryong aklanon nitong May 24, 2023. Ito ay naging matagumpay sa suporta ng provincial government ng Aklan sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development at Provincial Treasurer's Office. Ang nasabing aktibidad ay may pondong lampas sa 3 milyon na mula sa Indigency Fund ng Provincial Government Office. Makakaasa naman umano ang publiko na patuloy itong isasagawa ng gobyerno probinsyal sa pamumuno ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores para matulungan ang mga Aklanon. Nika Bautista, Kalibo Cable News. DSWD Field Office 6 nagsagawa ng on-site monitoring tungkol sa implementasyon ng various peace programs sa bayan ng Ibahay. Nagsigawa ng on-site monitoring tungkol sa implementasyon ng various peace programs sa munisipyo ng Ibahay ang DSWD Field Office 6 nitong 24 ng Mayo. Kasama ng DSWD Field Office 6, sina Undersecretary Alan Tanhusay, Undersecretary for Inclusive and Sustainable Peace, and Ms. Carol Noida, Focal on Peace and Development Program na ginanap sa Program Management Bureau Central Office. Samantala, nandun din sa naturang aktividad sina Ibahay Mayor Engineer Jose Miguel Miraflores, former Governor Joven Miraflores, at iba pang mga opisyales. Bukod sa on-site monitoring, isinagawa din ang turnover ng seed capital, Project Management Bureau's case management, at namahagi ng token candy sa mga bata sa Barangay Kabugaw, Ibahay, Aklan. RJ Briones, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas. Mayong adlaw sa tanan, namitin latest weather updates sa subong adlaw, Friday, May 26, 2023. Southwesterly wind flow ang gapekto sa western section of Southern Luzon, Visayas, ang Mindanao, ang para naman din sa kinabantayan na tagalumonitor natin ng tropical cyclone nga ara sa Sagwasang Par as of 3 a.m. today, nga may pangalan nga Super Typhoon Mawar, ara sa kalayungan 1,740 kilometers east of southeastern Luzon, nga may maximum sustained winds nga galabot 215 kilometers per hour lapit sa sentro, kagastin na sa galabot 265 kilometers per hour, kagahulag ini pa westward at 20 kilometers per hour. Meanwhile, diri sa western Visayas, magulugalong tubtob magalamon ng kalangitan, nga magdala sa isolated nga pagulan, pangilay kag panagoob, tugay ini sa southwesterly wind flow kag localized thunderstorms. Mahina tubtob kasarangan sa direksyon nga amihan nakatundan para sa hangin naton diri sa western Visayas. Makanay tubtob kasarangan naman para naon sa mabalod naton diri sa atong kadagatan. Forecast temperature naton generally 25 degrees to 32 degrees Celsius. Ang atong forecast ng maximum heat index ara sa 39 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 6:07 p.m. karon sa hapon kung magbutlak ni siya 5:26 a.m. buwas sa aga. Kagamito ang latest weather update para sa mga dugang informasyon, bisitahan lang atong official website at www.bagon.pagasa.tsc.gov.ph pati na atong mga official social media accounts halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DST. Ako si Jeff Patrick Makiling. Madam, okay, kasalamat.
mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.